Welcome to Barangay Ginebra, Tyler Tio. Yan nga ang ilan sa mga maiinit na pag-uusapan natin sa videos na ito, mga ka-idol. Update muna mga ka-idol kung saan itong si Rehog natin ngay tuluyan ang nagretiro sa Meralco Bolts at siya ngay magiging bahagi na ng coaching staff. Habang ito namang si Rema Rosay nabigyan ng pagkakataon na ma-extend ang kanyang kontrata. At bilang karagdagan sa player ng Meralco Bolts mga ka-idol, itong si Simon Atkins ay inaasahang magjo-join sa Meralco Bolts sa darating na Philippine Cup. At katulad nga ng ibang player mga ka-idol, itong si Jason David ng Barangay Ginebra nabigyan ng 1-year contract extension. Update naman mga ka-idol para kay LA Tenorio na patuloy pa rin nagpapagaling sa kanyang cancer. Siya naman ngayon ay busy sa pagko-coach sa Star Magic or sa mga celebrity. Ang ito namang si Mr. MVP Scarry Thompson na hindi nga nakasama sa Gilas Pilipinas ay abalang-abala sa pag-aalaga sa kanyang kauna-unahang anak o panganay-anak. Update naman para sa Gilas Pilipinas mga ka-idol kung saan tinalo nga sila nung una ng Cambodia na masasabi nga nating talagang malakas ang Cambodia. Dahil may 6 nga silang naturalized player mga ka-idol. Tila hindi lamang sa mga naturalized player ng Cambodia nahirapan ang ating player na Gilas Pilipinas kundi sa sinasabing hindi magandang venue ng Cambodia. Una na ngang napansin mga ka-idol na ang ginamit sa flooring ng court ay linoleum kung kaya talagang madulas ito. At ito ngang si Calvin Octanay na injury mga ka-idol at hindi na makakasama sa lineup ng Gilas Pilipinas. Pagkatalo rin nila sa Cambodia, sinasabing itong si Justin Bauli tila dehydrated at nagkaroon nga ng cramps mga ka-idol dahil sa sobrang init din sa venue. Sabi nga ng Gilas coach na si Coach Otreyes, "I'm not here to make excuses. I'm not making excuses. You also the conditions. People back home won't see as much, but you're here, you saw the conditions. There's something we can learn from. We move on to the next game." Hindi nga madaling tanggapin para sa Gilas Pilipinas na tinalo sila ng Cambodia. Tila nga hindi rin napigilan ni Manny Pangilinan ang kanyang reaksyon na sabi nga niya rito sa pagkatalo ng Gilas Pilipinas. "What a disgraceful game for Gilas. An ignominious defeat which will be etched deeply in infamy. SBP, what happened?" Ngunit sa kabilang banda nga sa pagkatalo nila sa Cambodia, nakabawi naman sila mga ka-idol sa semifinals dahil tinalo nga nila ang Indonesia sa score na 84-76. Naging best player of the game nga itong si Justin Brownlee na talagang nakita natin itong si Magic Brownlee mga ka-idol na talagang sinasabing buhat na buhat ang Gilas Pilipinas sa score niya na 34 points, 9 rebounds at 5 assists. Pagkapanalo nga ng Gilas Pilipinas kontra Indonesia, nasabi nga itong si Brandon Ganilas Ruzer para kay Brownlee, "That's why he's the GOAT, greatest of all time, right? That's why he's the best import ever." Sa ngayon ngayon, malaki ang tsansa ng Gilas Pilipinas na maibalik ang gintong medalya para sa Pilipinas. Dahil muli nga nilang makakaharap ang Cambodia sa finals mga ka-idol. At inaasa nating mas makikita natin ang laruan ng mga player ng Gilas Pilipinas, especially itong si Justin Brownlee. Lalo pat kailangan nilang talunin ang 6th naturalized player ng Cambodia. Ang una nga'y usap-usapan o rumor pa lamang na itong si Robert Bolick ay papunta ng Japan B-League dahil sa laki ng offer sa kanya na 1.9 million mga ka-idol per month. Sa ngayon nga'y official na mga ka-idol ang desisyon nitong si Robert Bolick. Siya nga ay pumirma na sa Japan B-League under the Fukushima Fire Bands kung saan wala nga silang magagawa lalo pat ang kontrata nga nitong si Robert Bolick ay paso na sa Northport Batangpier. Ngayon nga mga ka-idol, hindi pa nga nagsisimula ang bagong conference kundi talagang marami ng pagbabago at rumors ang naglabasan. Ngayon din naman ang iba't ibang trade katulad na lamang ni Mike Nieto na nakuha na nga siya ng Converge Fiber Xers kapalit ng 2 future round pick habang ito namang si Wami Johnson ay tila tinatarget na ng San Miguel Beermen. Usap-usapan nga itong si Rob Herndon ang maaaring magamit kapalit nitong si Wami Johnson. At ito namang si JR Kenyahan na nasa free agency na dahil nga pinakawalan siya ng NLEXWOOD Warriors dahil sa paglabag sa ilan sa mga rules ay tila naman interesadong makuha naman siya ng TNT at Black Water Bossing. Ayon nga yan kay Snowbadua. Habang naging matunog naman ang pag-reject ng Converge Fiber Xer sa request nitong si Maverick Amnesi na 900,000 na salary per month. Sabi nga ni Snowbadua, 900k hinihingi. Ano siya, superstar? Nakapag-champion na nga siya
nag-champion siya sa rain or shine, oo. Kaso andun sila Polly. At dahil naman sa pagkatalo ng Barangay Ginebra sa TNT, tila magpapalakas din ng Barangay Ginebra lalo pat darating nga ang Philippine Cup, mga ka-idol. Sa ngayon ay usap-usapan na itong si Tyler Tio ay tuluyan ang makukuha ng Barangay Ginebra, lalo pa nga't sabi ni Snow Badua. With Robert Bolick now out of equation, Ginebra is said to be setting sights on Tyler Tio to beef up their point guard spot. Remember, the first spot vacuum of Ginebra was exposed during the last finals, which the King lost to TNT or Tropang Giga. Kung kaya't sa ngayon ngay, tila interesado nang makuha ng Barangay Ginebra itong si Tyler Tio. At anytime, after ilang weeks, mga ka-idol, mawi-welcome na natin itong si Tyler Tio. Palupat ang goal nga ng Barangay Ginebra ay makuha na ang first Grand Slam nila, mga ka-idol. Palupat bata nga itong si Tyler Tio at magiging maganda kanyang team up kay Jeremiah Gray at Jamie Malonzo. Tiyak or nakakasiguro tayo, mga ka-idol, na itong si Tyler Tio ay malaki din ang maiaambag para sa taong-taong kampiyonato ng Barangay Ginebra. O maaaring ang makuha na ng Barangay Ginebra ang Grand Slam. Kung kayong tatanungin ko, mga ka-idol, itong si Tyler Tio na nga kaya ang hinihintay ng Barangay Ginebra para makuha nila ang kauna-una ng Grand Slam na kanilang inaasam. Kung yung makasagutan sa suggestion, question, advice, just comment down below, mga ka-idol. At maraming salamat sa inyong panonood.